Hi everybody! Welcome back to our channel, panibagong video na naman po. For today's vlog, samahan niyo po ako magripat ng aking Alocasia Albo. Andito siya guys. Meron na siyang 4 leaves and medyo malaki na din po siya. Nung nabili ko to, 3 leaves lang po ito and hindi siya ganito kalaki. Maliit lang po ito. Nabili ko siya ng 150 pesos lang. Yes guys, mura diba? Bali, ito, pangalawang Alocasia Albo ko na po ito. Yung isa, galing Bukidnon. Binili ko siya nung kasagsagan na, as in talaga, kasagsagan ng kasikatan ni Albo. Ayun, kaya medyo mahal po yung pakabili ko. Kaso, yun lang, namatay guys. Natunaw siya, sayang. 350 pesos ata yung bili ko nun, pero as in maliit siya na dahon. Isang dahon lang siya pero meron siyang ugat nung pinadala sa akin. Nung una hanggang sa pangalawang dahon niya, pag meron siyang panibagong dahon, natutunaw po yung dating dahon niya. Kaya niripat ko siya ng niripat kasi kala ko meron problema yung midya ko. Kaso yun talaga, hindi nakasurvive na matay siya. Kaya ngayon, bumili po ako ng bago. And ngayon kasi medyo bumaba na po yung price ng mga Alocasia variegated ngayon. And ito, yes, tuwang-tuwa ako nung nakakita ako nito and yung presyo niya, 150 pesos lang guys. So yung isa pala, meron pa po pala akong Alocasia na variegated, si Gagenia aurea, kung hindi ako nagkakamali. Yung yun po yung ID niya. Yung variegated niya naman is yung nag-yellow. Ito si Albo, ito white po siya, yung variegated niya white. And si Gagenia is yellow naman siya. So ipapakita ko muna sa inyo guys kasi meron na po siyang supling. Isasabay ko na siya, itatanim natin, iripat natin to, tapos isasabay ko na. So kukunin ko muna yung ano niya. Pakita ko muna sa inyo kasi mother plant na siya, medyo malaki na po siya. So tara, puntahan muna natin. Ayan siya guys, oh. 3 leaves lang siya pero malaki na po yan. Medyo malaki na siya. Nabili ko to ng 450 pa pero medyo maliit pa. Malaki na to guys, oh. Ayan. So ang ganda din po ng pagka-variegated niya. Yung stem niya guys, ayan. Ang ganda no? And meron po siyang bali pang 4 na supling na po yan kasi kinuha ko na yung 2 supling dyan. Yan, meron na naman siyang panibagong supling. Yes, maganda guys yung pagka-variegated niya, yung dahon niya. Ito yung, ano, yung old leaves niya. And yung pinakabago, natutuwa talaga ako, nagagandahan talaga ako guys kasi halos kalahati ng dahon niya is yellow siya. Ayan guys, oh. So, nandito siya sa harap ng bahay namin. So, kukunin ko to. Isabay ko na itong itanim. Ayan, meron siya guys. 2 na naman na supling. Ayan. Ganda ng stem niya, oh. So, ito kasi lumalaki talaga to. As in, lumalaki siya pag matagal na. Ayan. So, kunin ko muna yon guys, ha. Kukunin muna natin to para isabay na natin itong itanim. Yan, kukunin natin. Ito, hindi ko na muna siya isasabay guys na ipropagate. Ito lang na isa. Itong 2 ano. 2 dahon. Pero itong old leaves niya parang mga ano din siya. Malayo siya sa pinakapuno po nitong ano ko. Medyo malalim lang kasi. Ingat lang tayo para ma-ano natin, madala po yung ugat. Pang-4 na po ito na ano niya eh. So, medyo malalim po yung ano. Ayan, mahaba pala yung stem niya. And meron po siyang laman. Ayan, kaya ugat na din siya. Ayan, isama na natin itong i-propagate. Ito na siya guys, oh. Medyo mahaba pala. Mahaba siya, oh. Pero ang dami niya ng ugat. Yung ugat niya hanggang dito. So, dapat medyo malalim ang pagtataniman natin ito.
Ito, iriripat ko siya sa medyo malaki ng pot. Kasi ang liit ng pot nito, guys. Ang liit. Ayan. And medyo malaki na siya para makabuelo na. Iripat na natin. Ayan. So, ako lang ba yung nakabili ng albo noon na mahal? Ilipat ko lang ito. Nasobrahan ata. Ito ng... Lipat ko yung iba dito. Soil mix na gamit ko pala dito. Ano lang to, guys? Yung garden soil na merong rice hull and meron pong coco peat. Yan lang yung ano ko sa kanila. Napadami ata yung ano ko dito. Bawasan ko lang. Ito kasi hindi ko to niripat agad nung nabili ko. Kasi nagsabi man si seller yung nabilhan ko na bago niya lang natanim din, pero sure siya na merong ugat kaya mabubuhay, kaya hindi ko po ito ginalaw pakabili ko. So bali ano na ito, 3 weeks pa lang po ito sa akin. Ayan, ang laki na, guys. Ang bilis niya lumaki. Ganon din naman yung soil mix ni seller, guys. Garden soil, may rice hull and coco peat din siya. Ayan, unahin natin si Albo. Ako sana ano na, tuloy-tuloy na, pero tingnan nyo. Pareho nung isa ko, yung mother plant ko, guys, na variegated na yellow, siga, ginya, aurea. Yung dahon niya, ayan, ang ganda. Excited akong lumaki to. Oo, yung pinuntahan ko kay La Ma'am Rose, meron siyang as in, ang laki. Ang laki nung ano niya. Ang laki nung alocasia album niya. As in, gatao, mas malaki pa pala sa akin. Tapos yung ano niya, yung dahon niya, ang laki talaga. And ang ganda. Yan, ang daming roots. Ang daming roots at merong uod. Wait lang ha, tatanggalin ko, guys, kasi ang laki. Ito pa. Ang dami niyang ugat na, guys. Oh. Dapat talaga i-ripat na siya. Hindi na nga, tatanggalin ko na yung dating soil niya. Para makita natin. Ayan. Pero wala pa siyang bulb, pero ang dami ng ugat niya. Tanim lang natin. Maganda yung ano. Ayan. Umangin na po. Dagdagan lang natin yung ano. Ganda. Alam nyo ba, guys, na meron akong alocasia na elephant ear na ang lalaki dito sa bahay. Ipapakita ko sa inyo. Meron akong ano dito. Apat. Alima pala. Yung as in ang lalaki. Ang lalaki, guys. Ipapakita ko sa inyo. Maganda rin po yung kaso. Makati lang po yung stem niya. Kaya iniiwasan namin na maputol siya, mahawakan ng mga bata. Kasi makati. Ayan. So, ito. Ang gusto lang naman talaga nito, mga ano siya. Moist yung ano niya. Moist yung lupa niya, hindi po siya ma-over dry talaga. Kailangan moist siya. And gusto niya yung moist pero ayaw niya na iistakan ng tubig lalo na pag maliit pa lang. Kasi siguro yun kaya natunaw yung albo ko kasi bagong tanim. Parang kasi excited ako noon eh. Bago pa lang ako magtanim ng mga alocasia, excited ako, parang araw-araw dinidiligan ko. Ganun kaya natunaw. Natunaw, guys. Sayang. Galing bukid nun pa naman yun. So, ayan. Medyo malaki na siya. Malaki na ang paso na pinagtaniman ko kay Alocasia Albo. Yun, ang ganda niya, guys. Ang ganda. So, ito naman. Ito, medyo maliit siya. Dapat pala medyo malaki na nitong patang inano ko. Ayan. Abot pa naman siya. Kakatuwa, o meron siyang ano, maliit na bulb. Siguro kung tingnan ko yung bulb noon, guys, malaki na siya. Kaso hindi ko na ano, hindi na muna ako magpropagate sa sunod. Pag ano na. Pag meron na tayong time magpropagate talaga. Kasi marami pang
Marami pa akong itatanim, guys. Alam nyo ba, marami pa akong itatanim yung mga caladium ko na mga galing sa bulb. Ang dami, hindi ko pa na itatanim. Yung iba nga, dinispose ko na, yung iba pinamigay ko na, yung iba inalis ko na talaga kasi nahihirapan na akong mag-alaga, guys, talaga sa, ano, lalo na ngayon na may pasukan na, mga nagmo-module na yung mga bata. Nahihirapan na akong maghati ng oras sa mga halaman, sa mga bata. Ayan. Kaya hindi muna ako nagpo-propa ng nagpo-propa kasi walang mag-alaga nga. Sayang din pag hindi, pag namatay. So, ito na siya. Ang ating alocasia. Gardenia aurea. Ayan. Medyo hindi pa lumilitaw yung pagka-variegated niya. Ayan o. Oh, na yellow. And yung stem niya. Meron siyang line-line na yellow. Pareho dito kay Albo. Meron din po itong kulay na puting line. Variegated ang stem niya. So, ayan na po ang ating alocasia. Naripat na natin. Ayan na, guys. So, nakakatuwa. Sana lumaki na sila. Excited ako lumaki. Katulad nung mga as in gatao kong allocation ng elephant ear dito sa akin. Nakatanim po siya direkta sa lupa. As in lumaki siya, guys. So, ayan, guys. Tapos na po akong mag-repot. Salamat po sa panunood. And kung bago lang po kayo sa akin channel, huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe. And pakiclick nyo na din po yung notification bell para updated po kayo sa mga video na i-upload ko. And please like na din po. Thank you for watching. Bye everyone!